Magandang araw sa inyong lahat. Sa YouTube content na ito, ating bibisitahin ang La Purísima Concepción de Malabon Church, also known as Iglesia Filipina Independiente, na matatagpuan sa Malabon City. Ating aalamin ang kasaysayan na naturang lumang simbahan. By the way, this is Arkitektong Lacuachero and welcome to my YouTube channel. Kung bago ka sa akin channel at nagugustuhan mo ang mga ganitong klaseng content, please subscribe, hit the notification bell, like, share and comment, and of course para updated ka sa mga susunod kong video uploads. Keep on watching guys, maraming salamat sa suporta. Matapos ang pagkakatatag ng Iglesia Filipina Independiente sa pamamagitan ng rally na ginanap ng Union Obrera Democratica sa ilalim ng pamumuno ni Don Isabelo de los Reyes o Don Belong, sinuportahan ng maraming paring Pilipino ang bagong tatag na simbahan. Lumipas ang mga buwan, November 7, 1902, itinatag ang Iglesia Filipina Independiente sa Malabon na dating part ng probinsya ng Rizal. Si Monsenyor Gregorio Aglipay ang unang nagmisa sa simbahang itinatag. Ito ay ginanap sa simbahan ng Iglesia Katolika Romana sa harap ng Plaza ng Concepcion na ngayon ay Immaculate Concepcion Church sa Barangay Concepcion, Malabon. Noong December 1902 ay kinonsagragahan si Monsenyor Jose Evangelista bilang unang kura paroko ng IFI sa Malabon. Matapos mamuno ni Monsenyor Jose ay hinalinhan siya ni Monsenyor Fortunato Clemeya o mas higit na kilalang bilang Padre Tato. Noong January 30 taong 1906, ipinag-utos ng kataas-taasang hukuman ng Estados Unidos ang pagbabalik ng IFI ng lahat ng pag-aari na kanilang nakamit sa Iglesia Katolika Romano. Sa puntong ito ay nagsilbing isang malaking hamon sa bagong tatag na simbahan matapos nilang ibalik ang mga nakamit na ari-arian noong taong iyon. Tinatayang mula sa panahong ito, pansamantalang nagpatayo ng munting kapilya sa Plaza Concepcion sa harap ng Romana Katolika sa harap ng tahanan ng Yumaong Santiago Javier. Di nagtagal ay lumipat sila sa bakuran ni Simeon Bernardo sa kanto ng E. de Jesus at C. Arellano na pansamantalang pinahiram ng IFI. Ayon kay Attorney Sumilang Bernardo, anak ni G. Bernardo, nakagisna na niya ang kapilya noong 1909. Sa harap nito ay ang bahay ni Ginang Otilia A. Pascoldas na dating sakristiya. At mula sa lupa ni Don Simeon, lumipat ang iglesia sa kamalig ni Impong Irang sa kanto ng Burgos at C. Arellano Street na dating Sorbetasan. At patapos ay sa kinatitirikan ngayon sa lupang nabili ni Ginoong Ignacio Aquino para sa IFI. Humalili kay Padre Tato si Monsenyor Irinio C. de Vega noong taong 1924 na nagtatag ng Congregation de Diaconisas. At dumating naman si Monsenyor Pablo Tablante at naging kura paroko ng Malabon noong taong Mayo
1933. Siya ay nagsilbi sa simbahang sarili sa Malabon ng mahigit na 20 taon. Siya ang nanunungkulan ng mga panahong dumating at sakupin ng mga Hapon ang Pilipinas. Isang malaking pagtataka ang namalas ng marami noong panahong iyon, lalo na ni Gina Ortilla Pakuldas, na hindi man lang pinasok at nilapastangan ng mga Hapon ang simbahang sarili sa Malabon, di tulad ng mga ibang simbahan. Ayon pa sa kanya, ay minsan ay nakakasabay niya ang mga opisyalis ng Hapon na yumuyuko sa harapan ng simbahan. Ang dahilan ay malamang na batid na ng mga deboto ni Impong Maria. Sa pamumuno ni Obispo Remigio ay itinanghal na isang katedral ang simbahang sarili sa Malabon. Ito ay noong taong 1963 nang naordinansahan ni Padre Remigio bilang isang obispo. Maituturing na ang panahong naglingkod si Obispo Remigio ay ang golden years ng simbahang sarili sa Malabon. Ang taong 2002 ay ang ika-100 taong pagkakatatag ng Iglesia Pilipina Independente sa Bayan ng Malabon. Ngayon nalaman na natin ang kasaysayan ng naturang lumang simbahan ng Iglesia Pilipina Independente. Guys, leave a comment kung ano masasabi nyo sa naturang lumang simbahan. And also, nakabisita na po ba kayo ng personal sa Iglesia Pilipina Independente sa Concepcion, Malabon? Leave a comment, guys! Thanks for watching, guys! Subscribe, like, share, and comment! Till next video, paalam!